Magamit tayo ng price case para sa mga gilid niya. Kailangan kasi itong pabaonin dun sa guhit. Tuloy-tuloy lang natin to. Ah, ganyan lang oh. Ano? So ito na guys. Ayan. Tingnan natin kung sakto na. Yun, sakto. Saktong sakto guys. Yung mga angat na yan, walang problema na yan kasi mamaya, ipipin pa yan eh. Hindi lang ganyan yan, ipipin pa yan. Yun yung mahirap na parte dun guys. Ang pagpin. Kasi sigurado ako angat to, kaya nilalagyan ko nito. Angat to. So yan, pagpatuloy lang natin to. Yan. All goods. So ito na guys yung pang taas natin, goods na din, and kaya yung guys ginaganyan ko, nilalagyan natin ng palubog para hindi siya sasabit sa kamay, hindi siya makakasugat. Eh kaso nga maglalagay pa tayo ng pin, so tingnan natin yung kakalabasan. Ang gagawin ko muna ngayon ay iihawin ko muna to, itong dalawang to, para maging masunurin. So kaya kasi ihawin ko para maging malambot. Hindi siya ano, matigas. Yung pag-supplete guys dapat ano lang, tamang-tama lang, kasi pag sobrang lakas ng apoy baka matunaw pagbutas, sayang. Sabay lumili sa tubig. So yun guys, okay na, may babalapat ko na. And kaya yun dyan may pait, para pag nag-clamp ako, hindi bibigay yung scabbard. Yun o. So kailangan natin i-adjust pa ng kaunti kung mga brass na to. So kaya yan guys, dinikit ko dyan, lalagyan natin yun ng markings. Ito, kailangan magmarka yan dyan, tutukin natin yan para yun yung tatamaan ng barena. So gawin na natin agad. Yeah.
siya, guys. Yung apat na yan. So, dito naman sa kabilang gilid. Huwag dito kasi pag naglagay pa tayo dito, hindi na makakapasok yung itak. Malalaka na yan. So, dito naman. So, let's go. So yun nga guys, ayan na siya. Pamarking sa tayo. Yung mga tama na yan, hindi ko naman sinukat yan. So estimate lang yan. Bubutasan na natin bago tayo lilipat sa... Ang gamit kong bit, 3mm lang. Yung mga kahoy-kahoy pa. 3mm lang. Kasi yung nagamitin kong pins ay aluminum na 3mm din. Slow. Yung cam guys, para need talaga yan para hindi gumalaw yung brass. Tuloy lang natin tong pagbubutas na to. So, paalala pala guys, pag magbubutas kayo ng ganito, malagay ko yung pin, sisiguraduhin nyo lang na hindi lalagpas dito yung pin nyo. Kasi pag lumagpas yan sa labi ng scabbard, hindi makakapasok yung itak or may hirapan makakapasok. So, yun, paalala lang. So yun guys, okay na. Mag-a-adjust lang tayo dito ng konti pa and lilihain natin to. Mahirap pala maging vlogger, no? Ilalapit mo yung camera. Ewan kung para saan yan. And yun guys, lipat tayo dito sa baba. Dito naman tayo magbubutas. So yun guys, okay na. So magpipin na tayo. Pero bago natin ipipin yan, maglagay muna tayo ng glue.
Pero magsusukat muna tayo dito sa... Ako, dalawang kanto lang muna yung una ko eh. Basta masecure ko lang na hindi ito, hindi siya gagalaw yung ano. Pasubdahan natin yung konti kasi dapat talaga bubulaklak talaga. So, putol. So, okay na. May, ano dyan, may guard na kumbaga. Nagagalaw. And dito naman sa kabila. Pasobra lang din. Konti. Putol na din. So silang dalawa lang muna ang naging bida. And bago yan guys, maglalagay muna ako ng glue dito para ma-medicate. Pero kung talagang iisipin, wala namang yung glue, wala na rin naman siyang ano eh. Kumbaga ang silbi niya lang dyan, wala, dagdag dikit lang din, dagdag pampadikit. Pero dahil sa pin na to, talagang wala nang baklasan to sa mga pin pa lang na yan. So lagay muna ako ng glue. So yan, meron na siyang glue. Wood glue yung gamit ko, wood glue, para dikit sa kahoy. Kasi di pa naman to, ililinisin pa naman to. Pati yung mga angat-angat na yan, may mga proseso pang pagdaraanan yan. So yan, abang lang natin yan. Pabulaklakin muna natin yung isang pin na gamitin natin. So dapat bulaklak. Yun o. At pakita ulit. Ano, naglumaki yung dulo, di ba? Yun na yun guys, sinasabi ko na kakapit dito. Kaya kahit walang glue, good sira. And ayun o. May naka tagos pa rin. May hose pa rin. Papa bulaklakin rin natin yan ng malumanay. So yan, ayun, may naka-slip pa. Pukpukin lang natin yan. And yung isa kanina, ito. So ito na guys, yung natapos natin. Hindi pa naman tapos, pero kumbaga nakaalis tayo dun sa puntong hindi natin alam yung mangyayari. So ngayon, i-finish na lang natin yung mga zero all goods na yun guys. Kahit wala yung pangdikit na yun sa loob, hindi na yun mababaklas. Napalibutan pa naman itong mga pin na to. Pero pokpokpokpokurap yung mga gilid. Pero may mga naiisip na akong ano dyan kagawin. Para dagdag angas. Diyan tagal-tagalan yung pag ano ko kasi may tumingin to eh. Yung pikal. May tumingin eh. Gusto atang bilhin. So, pag-uusapan. Kydex yung sheet niya guys. Gawa ni Bro Joren ng Batangas. So, maganda. Pikal. So, proceed na tayo guys sa itaas na bahagi kasi dito okay na. So mamaya kikilin ko ito and pag-iisipan ko kung kakayanin pa ng oras. Ukit, ano, lagyan ko na ng layout ng ukit. Kasabay siyempre ito. Ngayon dito naman tayo.
Sukat, sukat, sukat. So, yun. Let's go. So, yun guys. All goods na. So, konting purpok-pok na lang dito sa hindi hinagip ng pin. Pero all goods yan guys. Walang ano yan, walang sabit. So, yung mga sobra-sobra na pin, tigil lang yan. Para pumantay. Hindi. Tingnan pala natin kung may pag pumasok yung talim niya, ibig sabihin walang sumobra na pin doon sa labi. Pero pag hindi pumasok to, may sobra. So yun, pasok guys. Pasok na pasok. Yung mga proseso na hindi man common pero dapat sigurado. So yun, kikil-kikil muna tayo nito hanggang amaya-amaya. So yun nga guys, pasado mag-aalas 11:30 na, pero nasa paglilihi pa lang tayo. So yan, palihali lang tayo guys. Maghahating gabi na. And ito yung bantay ko. Gising pa. Ang dumi. Ang dumi yung bantay ko. So yun guys, patuloy natin ang pagliliha.